Naririnig niyo ba ako? Mga kabatas natin, magpapaliwanag lang ako. Ano po? Pag nakikita niyo yung title kasi nito, ang title niya ay parang Rafi Itulfo is not a vlogger. Kasi parang maraming nagki-claim dyan. Ewan ko kung bakit parang ayaw nila natawagin si Rafi Itulfo na vlogger. Ano po? Kasi may linabas na listahan ng mga top vloggers dito sa Pilipinas. Tapos wala daw si Rafi Itulfo, mga kabatis natin. Ano ho? Ngayon, doon sa mga gusto makuha yung konteksto nito, nandoon yun sa post ni Reg Adams. Ngayon, bakit ganito yung ano? Ganito yung kinagawa kong klase ng content ngayon? Kasi nga, pag makikita nyo sa listahan na linabas ng mga top paid o kaya top vloggers dito sa Pilipinas, most of them are lifestyle vlogs. Yung nag-vlog sila at ang mostly topic nila ay yung tungkol sa pangyayari sa araw-araw na buhay nila. Okay? So, syempre, itong si Rafi Itulfo kasi hindi daw siya vlogger. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, ako din ba, kunwari, no? Dahil naman hindi lifestyle yung ginagawa ko, hindi rin ako vlogger. Pag titignan natin kasi, well, i-share ko sa inyo mga kabatas natin, para mukhang lifestyle vlog na rin ito. Share ko sa inyo kung nasaan ako. Yan. Ganda dito. Yan. Yan. So, lifestyle vlogging tayo, mga kabatas natin, para makonsider ninyo tayo na nasa top. Pero it's just a matter of, ano yan eh, mga kabatas natin eh. It's just a matter of knowing, mga kabatas natin, yung essence ng ginagawa mo. Ang magiging issue dyan kasi na naman ngayon, mga kabatas natin, is yung ginawa ni Ato, na hindi ako influencer, sabi niya. Content creator ako. When in fact, yung pagiging influencer is very all-encompassing. Katulad nung pagiging vlogger din. So, ang vlog, kasi mga kabatas natin, o yung vlogging, it emanated from the word vlog. No? Yung nauso noon na vlog, B. As in baboy. Yung tinawag kay Rafi Itulfo. B as in baboy. Pakita ko na lang sa inyo yung view para yan. Okay. B as in baboy, mga kabatas natin. Ngayon, naging V as in video. Okay? Naging video log siya, mga kabatas natin. Yung video log. Ngayon, mga kabatas natin, it simply means, no? It simply means na you log videos. Okay? Gumagawa ka ng logs mo. Yung iba daily, yung iba hindi. Pero nagkakaroon ng logs niya in relation to videos. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, of course, it's very encompassing din na itong si Rafi Itulfo din naman, nakikita nyo naman, linalabas din naman sa kanya mga videos sa YouTube channel niya. Mga kabatas natin, nakita nyo nung pumunta sila sa Isabela noon, pinakita nila yung bahay nila doon. Itong si Rafi Itulfo din, pag pumupunta sa ibang bansa, di ba? Linalabas din nila kung ano yung mga ginagawa nila doon. So, there is no strict definition of a person who is a vlogger. Okay? It's very comprehensive. Siguro you can make, ano, you can make, anong tawag dyan? Certain classifications of vloggers. Pero all the while, they are still vloggers. Like for example, if you are in the public eye, if people consume your content publicly, you can also be considered as an influencer because of the reach that you have, because of the people who are watching you. You influence them, whether you like it or not. Diba? May nakalagay dyan. Vlogger yan si Reg Adams. Oh. Alam nyo, yun nga, nakita ko yung gano'n na parang gina-justify ng mga tao. Ang palaya mindset kasi yun eh. Yung mga kabiteran yun eh. Yung ganyan. Tignan nyo dyan, no?
Kabiteran yan eh, na parang, yung parang ano, people, may tao, ang nangyari kasi dyan, may tao na tumawag kay Rafi Tulfo na vlogger siya. Ngayon, itong mga tao na ito na ampalaya, because they are just Peter, o ayaw nila dun sa tao yon, taong yon na tumawag kay Rafi Tulfo na ampalaya, di ba? Makakontra lang sila, gagawa na sila ng kung ano-anong narrative nila. Well, that's very typical ampalaya mindset na ginagawa lang nila yung mga bagay-bagay na yan out of spite. No? Ayan o. Out of spite o dahil sa galit sa isang tao. Yun, ginagawa nila yan dahil sa galit sa isang tao. Yun yung ginagawa nila. Ngayon, dahil yung kanilang content o kaya yung driving force nila dun sa content na ginagawa nila ay galit sa isang tao, they become illogical, they become nonsensical, hindi na nagtutugma-tugma yung mga dating sinasabi nila sa sinasabi nila ngayon, when in fact there's nothing wrong with being a vlogger. Okay? Tandaan niyo si Bongbong Marcos din naman, ang sinasabi nilang occupation niya noon, nung siya ay bago tumakbo presidente, eh vlogger, di ba? O ngayon, naging presidente siya. So what's the problem with that one? Di ba? Yun. Saan ba nakatingin? Dito lang yung tingin sa akin. Anyway, mga kabatas natin, yun lang naman yung sa akin. No? I just want to emphasize naman na if you will make content, pag kunwari, especially sa ampalaya, if you will be making content, if gagawa kayo ng mga tirada sa mga tao, the most important thing to do first is to be honest to yourself. Okay? Maging totoo ka muna sa sarili mo. Tapos, maging totoo ka rin sa pinaglalaban mo. Katulad nga ng sinabi ko, no? If you are being paid to create content, you are being paid to be biased. Yun ang problema dun eh. Paid to be biased. Kapag biased ka lang naman naturally, that's forgivable. Pero if you're being paid to be biased and you don't disclose that you're being paid to be biased, okay? That's deception. You are deceiving your audience. Okay? Niloloko mo yung mga audience mo kung yun ang ginagawa mo. Bakit? Kasi kahit nga yung YouTube terms, sinabi din dyan eh, na kapag ikaw ay binabayaran para mag-create ng content for a particular person or for a particular brand, you should disclose it because the audience needs to know it para alam nila kung paano katratuhin. Because people who are paid and people who are not paid are being treated differently. Okay? Mas mataas ang premium ng mga taong hindi bayad kaysa dun sa mga taong bayad. Gets nyo yun? Okay? And of course, in when it comes to the issue of honesty, yung mga hindi bayad, honest. Or, syempre, mas magiging truthful yan dun sa ginagawa nila kaysa dun sa mga taong bayad kasi yung mga taong bayad gagawa sila ng paraan. Gagawa sila ng paraan. In other words, they will employ whatever they have in their arsenal, even lies and deception, para mapagbigyan yung monetary consideration na binigay sa kanila. Ako ngayon, balik tayo dun sa topic na vlogger ba si Rafi Tulfo o hindi. Why is it an issue though? Di ba? Ang problema kasi, kapag ikaw bayad ka para dumipensa, kahit wala namang problema, didipensa ka para lang makakubra ng pera. Yun lang mga kabatas natin. Maraming salamat sa inyo. At syempre, tulad na lagi yung sinasabi, matulog po tayo ng maimbing dahil alam natin na natutulog ng maimbing, siya yung laging manalo. O yan mga kabatas natin. View. Yan. Maraming salamat. Syempre, at paalam po pansamantala.